Okay, so happy morning! Ito na naman po ating COVID COVID recipe. Pero po ito po ang gagawin natin ay breakfast. Ang inyong lingkod po ito, Miss Horizon Chaser. At pinag-isipan po talaga natin kung ano po ang magagawa natin na pagtitipid sa habang tayo po ay nakakapag-quarantine. Ayan, so medyo ano pa po ating kaisipan. Ngayon ang gagawin natin is maggawa po tayo ng breakfast natin na tipid. Ang breakfast po natin is gagawin po natin na rin merienda na rin maghapon. Kaya eto muna, ilalasalang muna natin ito bago po natin explain. Eto muna yung bawang mo, at hindi po tayo gumagamit ng oil tulad ng sinasabi ko. Kaya ang bawang ay medyo gawin na brown. Paanin po natin ng brown. So gamit po natin ng itong electric skillet, salad master. So hindi na po talaga kailangan ng oil dito. Kaya maganda talaga po habang matapos po itong quarantine. Sana nga lang po talaga matapos itong itong malaking problema sa buong mundo na to, at makapamuhay po tayo ng normal. Ako, advice ko lang talaga mag-invest kayo ng ganitong klaseng gagamitan para pag sa ganito pong kagipitan, madali po ang lahat, ano po. So ayan, mahinang apoy lang din po yung kuryente ang ating gamit. Okay, so tipid po yung ating gagawing breakfast ngayon, dahil gagawin na rin po natin itong merienda maghapon. Wala pa po itong 100 pesos dahil cucumber and ano to? Potato. Ay hindi, kamatis. Sandali ha. Magpakatotoo lang tayo. May nakaka-distract lang kasi. Ayan na naman. Okay, so ay nako, smile po muna bago tayo magluto ng breakfast. Ayan, so kasi may nakakatawag pansin eh, no, habang nagluluto. Habang nagluluto, lumilipad yung isip. Habang ginigisa tong bawang, may pumapasok sa isipan eh. Ang dami kasi nating talagang suliranin sa araw na to. Sa panahon natin ngayon, ayan, nagkakarambulan na. At saka, eto nga po, no. Okay, so, dito po tayo sa pagigisa muna na wala po tayong ginagamit na oil. Basta wala pa pong 100 pesos itong gagawin ko. Kasi sa breakfast, yun, pandesal na lang po ang ginagawa namin dito ni EG. Tapos, yung pandesal na yan, dadamihan namin ng pagbili. Mga worth, 40 pesos, ganyan, 20, 40, enough na yun. Tapos yung tira nun, merienda na rin sa maghapon. Ang ginagawa ko nga, sinusobrahan ko na rin itong scrambled egg with the etong cucumber po. Kasi iwasan natin na lagi tayong nag-aaksaya ng ating mga oras. At saka itong kasi syempre pag isang lutuan, mas po tayo, tipid po tayo, ano ho. Sa ngayon, temporary kasi ito ating ginagawa. Pero kung totoong lifestyle na normal, masarap pa rin yung fresh na luto. Di ho ba, yung kaluluto pa lang. Okay, so sibuyas, lagay po natin. Okay, so ayan. Mabango na. Basta maamoy mo lang yung bawang. Inak na po yun. Ayan. Hindi, uulitin po ng inyong lingkod. Never po kung gumagamit talaga ng mga pampalasang mga cubes na yan. Kasi eto din yun eh. Ilalabas kasi nito ang natural na lasa po. Okay, so kunyari, joke. Ayan na po yan. Eto po pala. Eto ho, guys. Ano to ha? Yung kangkong na eto sa bote na nagbunga-bunga na. Nilagay ko rin lang ulit. O, ba? Diba? So, napapakinabangan pa. Kasi, gusto ko kasi may dahon-dahon, kahit anong dahon. Basta po, bawat bisa ko may dahon, pasta may dahon. Kahit ano po siya, basta dahon. Alugbati, yan, pwede din po. Ngayon, meron akong ampalayang tanim dyan sa aking paso.
baka ma-discuss, magamit ko din yun. Yan, hihimay-himayin ko din yun. Isasama ko sa pagkain. Eh, di ba, pagkain naman talaga yung mga ganyan. So, eto na po, sunod natin ang kamatis. Dalawang piraso lang po ng kamatis, enough na po yun kasi iwas na nga po tayo na masyadong magastos. Ngayon, ang problema ko lang kasi, wala po akong stock na cheese na pala. Para kahit konti, lagyan natin para malapot-lapot. Kasi nga, ipapalaman natin sa pandesal. Tapos, merienda na rin po natin maghapon. Sa halaga 100 pesos, not bad. Oo, kasi magkano ang edible? 6 pesos. O, 6 na piraso yan. Tapos, dalawang lang naman itong kamatis. And of course, hindi pwede mawala itong ating pipino. Kasi yan po ang mag-moist sa kanya. Okay? So, ganun lang kasimple. Ayan. Ngayon, iodized salt. Ito po yung aking iodized salt. Bigay ng aking mama, ng tita ko galing sa ibang bansa. Thank you, Auntie Hilda, mga taga sa mag-anakal ko dyan sa Olongga po City. Ingat po kayo. Ayan, yung aking kapatid na po nag-deliver pa ng mga chicken. Thank you so much. Naalala pa ako, pero hindi ako natuwa kasi nga lumabas ng bahay. Bagaman, mas natutuwa ako pag nag-stay sila ng bahay. At kahit wala na po tayo makain, ayos lang. Huwag lang po tayo maawas sa virus. Okay, so, sumunod po talaga tayo sa ating gobyerno dahil kailangan po masuk po talaga itong problemang ito. At kung hindi, ay lagi po tayo naka-quarantine, lagi po tayo magtitipid sa ating kinakain. Okay, so, yan po yon. Pero hindi ko dapat hindi, ayoko siyang takpan kasi pag tinakpan po is ewan ko, basta gulay ako siyang takpan kasi parang feeling ko mawawala ang nutrients niya. Parang ganun. Ewan ko ba. Gusto ko si crunchy pa siya eh. Yung mapipil ko pa yung katas ng gulay. And dyan pa. Malalasahan ko pa siya. Kaya ayoko siyang takpan kung maaari. Pag nagigisa ko. Okay. So, next. Ayan. So, ilagay na po natin itong itlog. Ano ho? 6 na piraso lang. Kasya na po yan. Kasi 6 naman po kahit dalawa lang kami. Kung malaking pamilya, kung ano tira-tira nyo dyan, i-mix nyo na po. And ayoko po yung hinahalo ko siya kaagad. Yun, i-scramble ko yung egg. Hindi ko ma-feel yung minsan. May laro kasi. May nararamdaman ako mas masarap pag ganyan na hindi i-scramble. Yung mapipil ko pa yung egg, yung yellow, diba? So, ewan po, kanya-kanya tayo. Nasa inyo na po yan. So, ito lang naman din lagi ang routine ko. Itong bell pepper, ganyan lang po siya. Ayan, so, mahina lang talagang ako. Hindi kailangan malakas. Itong kuryente natin, hindi kailangan talaga malakas. Sobrang, ayan. Slow lang po talaga. So, 1,000 enough na po yan. Okay? So, ganun lang. Kasimple. Tapos, ipapalaman natin yan sa tinapay natin. Ang gagawin nyo po sa pandesal ninyo, hindi kailangan ng maraming ilalagay mo. Basta malagyan lang ng lasa yung pandesal. Enough na po yun. Okay? So, yan po yung ating breakfast ngayon. Kaya po, abangan nyo po yan at kita ninyo na talagang healthy po tayo kahit po nagtitipid. Kasi sinasabi ko lagi na hindi naman porke mahirap lang po tayo, wala na ba tayong karapatang kumain ng mga healthy foods. Nasa paraan po ng ating paghahanda yan. Nasa diskarte na po natin yan. Sa totoo lang, mas malaki nga po ang chance ng isang mahirap kapag po ay nagtitipid kasi nga masaya na tayo sa mga dahon-dahon dyan. Kasi siyempre pag mayaman ka, wow, lahat na lang ng masasarap, bibilhin niyo po, di ho ba? Tapos wala kang pakundangan sa kakain eh, kasi marami kang ang budget. Tulad ng mahirap, alam mo, binabudget natin lahat, kaya
mas malaking chance natin na maswerte po ang mahihirap, 'di ba? So, kaya para sa akin, hindi po hadlang ang pagiging mahirap para po tayo ay maging malusog. So, maging ano lang po tayo, wise talaga. Okay? So, yun lang po, no? At abangan na po yan. Papalaman natin sa tinapay. Ang sarap-sarap na po yan. Parang hindi ko na kayang matiis. Sandali, kukuha ko ng bread ko na. So, simple pandisa lang naman. Ganun lang po kasimple. Ano? So, okay. So, eto yung pandesal. Pero minsan, nalagyan mo na rin ng ano. Pinagawa ko. Lagyan ko lang yan kung may stocks kayo na strawberry. Pero kung wala naman,